Good morning everyone, mga kananay, mga kamamshis, mga kailoy. Mayroon naman po tayong ituturong tutorial. Cooking tutorial. Pwede po talaga itong pangnegosyo at madaling-madali lang po itong gawin or lutuin. Ang ating ingredients, mayroon tayong fresh na hipon. Yung maliliit na hipon. Then, mayroon tayong suka, 1/2 cup. Then, ito 1 quart na sugar. Then, ginisa mix ng palasa at tomato paste, bawang, sibuyas, silihaba, sililabuyo at luya. Hiwain lang po natin ito sa maninipis, guys. Kailangan maninipis siya. Ating garlic, luya, isyan, syempre ating pampaanghang kasi gagawin tayo ng spicy. Hipon ay binabad ko muna for 30 minutes sa malinis sa tubig, sa mineral water. Then, hugasan natin siya. Guys, ito muna gagamitin natin kasi yung drinker ko is nasira. Kaya wala tayong mapagbilhan ngayon. Sarado pa yung mga store na pwede bilhan ng mga salaan. Kaya nagharap na lang po ako ng alternative na salaan. Ito po yung net bag. Ilagay ko lang po siya sa loob ng bowl. Ito na. Kailangan natin haluin. Siyempre, tingnan natin kung may mga, minsan may mga ano siya, may mga dahon-dahon. Kunin natin, may mga bato-bato, mga katulad ito yan. Okay, so, para malinis siya. Talaga sigurado malinis po ito. Fresh yung ating hipon ha. Huwag tayong pipiin ng medyo may baho na. Ano? Maganda rin itong net kasi sa ano. Sa kasi pwede tayo magtiga-tiga yan. Okay natin. Okay lang po yan maduro kasi lutuin natin siya. Mamaya, pwede tayo magdagdag. Ngayon, yan lang muna pang isa.
Kung kulang sa oil, pwede tayo magdagdag mamaya. First, igisa natin ang garlic. Laluin hanggang sa maging golden brown. Sunod ang sibuyas. Haluluin din hanggang sa maging golden brown. Tapos yung ating ginger or luya. Hanggang sa maging golden brown lang siya. Haluluin lang siya hanggang maging golden brown. Sunod, lagay natin ang ating hipon, shrimp. Tapos, haluluin din. Ayan, na-notice nyo medyo kumukunti yung ating oil. Ayan, haluin lang siya. Igisa lang siya. Ayan, medyo naging dry na siya. Ayan, kung siya din lagay natin ang ating supa. So, tomato paste. Tomato paste. For thicker and redder dishes. Pansin ko po, may medyo kulang talaga siya sa mantika. So, magdadagdag tayo ng konti mantika. Siya, yan. Litaw na po yung kanyang mantika. Guys, magdadagdag tayo ng asin. Mga isang kutsara. Kasi mas gusto ko matamis. Ibang mo na rin. Sumak na. Naumoy ko talang yung aroma niya. Alam mo. Pwede po siyang tikman-tikman para yung tamis na gusto niyo at alat na gusto niyo ay makuha niyo po. Depende po sa inyo kung gaano katamis, gaano kaalat. Yung purpose po ng suka is
parang preservative siya. Kasi kailangan, preserve natin to siya eh. Para kahit isang linggo, dalawang linggo, hindi siya maubos, hindi ko siya mapapanis dahil may suka. Titignan ko siya ulit, guys. Titignan ko siya ulit kung okay na yung, ano niya, yung tamis niya. Okay na. Okay na yung tamis. Bali, another 3 minutes na lang na paghalo. Luto na po siya, oh. Kukuha po tayo ng kalahati niya. Tapos yung kalahati ay lalagyan po natin ng siling haba para maging spicy. Guys, nalati ko na siya. Lagyan natin itong aking sili haba. Ubos. Lagyan ulit natin siya. Then, mga 1 minute lang. 1 minute na halo-halo. Ito guys, meron tayong disposable cups. Yung may takip. Ayan. Diyan natin siya ilalagay. Titingnan natin kung ilang piraso ang magagawa natin ngayon. Wala po kasi ako mabilhan na yung parang sa peanut butter. Kaya ito lang po muna ang ating lalagyan. Then, titingnan natin magkano ito sa isang ganito. Papalamigin muna natin itong ating hipo, ating alamang. Ito na po guys, ang finished products. Nakagawa tayo ng 6 na sweet. Then, 6 din na spicy. Ayan. Pwede po natin siyang